hanggang katapusan ng buwan o September 30. Naka-flash po sa inyong screen ang mga lugar na nasa MECQ. Basahin po natin ito. Ang mga nasa ilalim po ng MECQ ay ang mga probinsya ng Apayao, Bataan, Bulacan, Cavite, ang siyudad po ng Lucena, ang probinsya ng Rizal at saka ng Laguna, ang Iloilo Province at ang Iloilo City at ang Cagayan de Oro City. Ang mga lugar naman po na mapapasalalim sa GCQ with heightened restrictions ay ang mga probinsya ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Pangasinan, Quezon, Batangas, Naga City, Antique, Bacolod City, Capiz, Cebu Province, Lapu-Lapu City, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental, Caraga at Butuan City. Ang mga lugar na mapapasailalim po sa General Community Quarantine, kasama po dyan ang National Capital Region. Kasama rin po ang Baguio City, ang Kalinga, ang Abra, ang Benguet, ang Dagupan City, ang City of Santiago, Quirino, Isabela, Nueva Vizcaya, Tarlac, Occidental Mindoro, Puerto Princesa, Aklan, Guimaras at Negros Occidental, Cebu City, Mandawi City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Iligan City, Davao Oriental, Davao del Sur, ang General Santos City, ang Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Cotabato City at Lanao del Sur. Ang mga lugar po na hindi ko nabasa ay mapapasailalim po sa MGCQ. Now, nabanggit ko na po na ang National Capital Region ay mapapasailalim po sa GCQ. Magkakaroon po ng pilot dito po sa Metro Manila. At ito po yung tinatawag nga natin na mga localized lockdowns. No? Maglalabas po ang inyong IATF ng guidelines for pilot areas kung hindi po mamaya ay bukas sa ating briefing. Kaya ako po hindi pa inanunsyo ito. Una-una, wala pong in-approve na resolution tungkol dito sa mga granular lockdowns. Hindi lang po nagkaintindihan, kaya may ilan tayo mga kasama na isinapubliko na ito. Pero kung kayo po yung magtatanong ng detalye kung ano mangyayari dito sa mga granular lockdowns, wala pa pong detalye, kaya ako nga po hindi inanunsyo. Siguro po, pag lumabas na yan, at the latest, bukas, masasabi ko po sa inyo kung ano yung mga detailed na mga do's and don'ts pag tayo po ay nag-resort na sa granular or localized lockdown. No? Ulitin ko po, ito ay pilot sa Metro Manila. So tama po kayo, baka dumating ang punto na mawawala ang mga community classifications. Pero ipapilot muna po natin ito, so hindi pa po yan sigurado. Kaya nga po ngayong araw nito, binalita ko po kung ano magiging community quarantines mula 8 ng Setyembre hanggang katapusan. Now, sa mga ibang bagay naman po, inaprubahan po ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng inyong IATF na tanggalin ang umiiraw na travel restrictions sa India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, Oman, Thailand, Malaysia at Indonesia simula ngayong araw at sa 1 Setyembre 2021. Ang tanong, tama ba po yung sinasabi ni Vice President na wala na ngayon mga countries na naka-travel ban? Hindi po. Ang ginawa na lang nating classification, yung mga bansang nasa red classification, bawal po pumasok sa Pilipinas. Yung mga bansa na nasa green at yellow, ang green po, syempre po pwede silang pumasok at hanggang 7 araw po ang kanilang quarantine sa community, sa facilities, no, sa quarantine facility. Tapos, yung mga nasa yellow po, 10 araw po sa mga quarantine facilities at 4 na araw sa kanilang mga tahanan na supervised po ng ating mga local government units. Now, paano ba ho tayo nagkaroon ng classification ng red, yellow, at green? No? Well, ito po. Yung IATF po nag-adapt ng yellow and green in addition nga po sa green list. Ang criteria po ay
For populations greater than 100,000, the incidence rate, cumulative new cases over the past 28 days per 100,000 shall be 50 to 500. Ito po yung yellow list na moderate countries. Now, for population less than 100,000, the COVID cases count shall be 50 to 500, and the testing rate of tests per the past 28 days per 100,000 population as prescribed by the Technical Advisory Group. Yan po yung yellow list. Nasaan yung green list? Sa red list. Sige, basahin ko na muna po yung red list. Pero ang red list po, for population greater than 100,000, yung incidence rate shall be 500. And for population less than 100,000, the COVID-19 case counts shall be more than 500. And testing rate of tests for the past 28 days per 100,000 populations. No? So I suppose, dahil hindi nyo sinama dito ang green, ibalik natin uli sa yellow. Anything na hindi umaabot sa yellow, at again, for population greater than 100,000, ang incidence rate shall be 50 to 500. So the green list countries are, yung mga kaso is less than 50 per 100,000 population. Okay, so malinaw po yan. Now, uulitin ko po, meron pa rin tayong mga travel bans doon sa mga nasa red list. Ang yellow, ang green at saka ang yellow, pwede pong pumasok, ang pagkakaiba, yung number of days sa quarantine facility. Okay po, ano po yung mga bayan na ito, mga bansa na nasa iba't ibang lists? So, wala pa pong sa Pinal na yellow and green, pero meron po tayong red. Sir, yellow and red wala pa, sir. Ang ating mga nasa green list po ay, inaantay lang po natin ang graphics. Sandali lang po ah. Green list, American Samoa, Anguilla, Australia, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cayman Islands, Chad, China, Comoros, Republic of the Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, Falkland Islands, Gabon, Hong Kong, Grenada, Hungary, Mali, Federated States of Micronesia, Montserrat, New Caledonia, New Zealand, Niger, Northern Mariana Islands, Palau, Poland, Sabah, St. Pierre and Miquelon, Sierra Leone, San Eustatius, Slovakia, and Taiwan. Mamaya po lalabas yung green list at saka yung red list. Mamaya po lalabas pala ang yellow and red. Inaprubahan din po ng inyong IATF ang soft launch ng VaxCert PH na gaganapin ngayong araw. Bibigyan prioridad sa unang phase ng pagpapatupad ng VaxCert PH ang overseas Filipino workers at mga Pilipinong aalis po pa ibang bansa kung saan ang place of residence ay Metro Manila at Baguio City. Bubuksan ito sa general public at iba pang mga bagay at a later time. Usapang bakuna naman po tayo, nasa 35,838,964 na po ang total vaccines administered. Nasa mahigit 20 milyon na po or 20,805,610 ang nakatanggap ng first dose. Samantala, ang fully vaccinated ay nasa mahigit 15 milyon or 15,033,354 ang nakatanggap ng first at second dose. Pumunta naman po tayo sa COVID-19 updates. Ang total cases po, number 14 po ang Pilipinas. Ang active cases, number 17. Ang population per 100,000 ay 132. At ang case fatality rate, nasa number 89 po tayo at 1.65. Okay? Sa Southeast Asia, nananatili po tayo na pang... Wala rin sa Southeast Asia. Ayan, no? Okay, so never mind po. Wala ata sa
Southeast Asia. Okay, nasa 20,019 ang bagong kaso ayon po sa September 5, 2021 datos ng DOH. Sa bilang na ito, nasa 95.4% ang mild at asymptomatic, samantalang nasa 2.1% ang severe at critical. Mataas rin po ang ating recovery rate na nasa 90.8%. Meron na tayong 1,889,312 na mga gumaling. Samantala, malungkot naming binabalita na nasa 34,234 ang binawian ng buhay. Nakikiramay po kami sa mga naulila. Nasa 1.65 po ang ating fatality rate. Tingnan naman po natin ang ating mga kalagayan sa ating mga ospital. 75% na po ang nagagamit nating ICU beds on a national basis at saka dito po sa NCR. Ang isolation beds po natin, 66% ang utilized sa national at 64% naman po ang utilized sa NCR. Ang ward beds po, 71% sa national, 73% sa NCR. At ang ventilators ay 57% sa national at 62% sa NCR. Okay, kasama po natin ngayon DOH Undersecretary Sharade Grande at PSDBMOIC Jason Uwayan. Unahin ko na po muna si USEC Sharade Grande. Yes. Good afternoon, USEC Grande, no? Secretary. Oo. Unang-una ko po ay linawin po natin yung binili po ng PSDBM na 1,950 na PPE set. Ano ba ho ang kasama dito sa 1,950? Ito ba ay PPE lamang o may iba pang mga kasama? We would like to inform po that the DOH procured complete PPE sets. So these are the components. The complete set consists of 9 components. Cover all suits, gloves, N95 mask, head cover, shoe cover, surgical mask, surgical gown, apron, and face shield. Ma'am, sandali po. This is to adequately, promptly, and fully protect our healthcare workers. Ma'am, sandali lang po. Isa-isahin natin. Ma'am? Okay, sir. Una ho, dahan-dahan lang po habang tinuturo ko po sa mannequin. Ano po yung unang kabahagi sa binili natin? Cover all suit. Okay, yung overall suit po yung nasa loob nito ha, yung isang piraso po ng PPE. Okay, pangalawa po? Gloves. Ito po, itong gloves. Okay, pangatlo po? N95 mask. Ito po yung N95 mask. Okay, pang-apat? Head cover. Ito po, sa loob po yan ang head cover. Ito po yung nasa loob ng overall PPE. Okay? Shoe cover. Ito po sa ilalim yan, yung shoe cover. Yun, yung suot-suot po sa shoes. No? Ewan ko kung nakita ng camera. Okay? Surgical mask. Ito po, yung sa loob ng K95, meron pong surgical mask. So, dalawa pong mask yan. Okay? Oh. Surgical gown. Yung surgical gown po ito, itong blue na nasa ibabaw ng PPE. Apron. Tapos ito po yung apron. So ang kabubuong halaga po niyan, and saka face shield. So ang kabuuan po niyan, 1,950. Correct po? Correct po. Nasa now, range po ng nasa 1,700 pesos to less than 2,000 pesos po. Okay, pero sa 1,950, di ba ho, may tax pa yan? 12% yes, tax. So i-reduce mo pa yung 12% tax, correct? Yes, kaya po, yes, ang lumalabas na ang binili natin ng PSDBM is 1,950 less 12% tax, kaya pumapatak po ng 1,700. Correct po? Can someone reduce? Yes, Mr. Right Secretary. Now? Calculator, baka tayo nagkakamali. 1,950 less 12% tax is... Ano ba yan? Ba't ang tagal? Walang nag-abuga. Ano? Ano ba yan? Ang tagal naman yan. 1,716. So ang binili po ng DOH, 1,716. Ang sunod kong tanong, USEC Grande, sinasabi nung ilang mga tagapagsalita
na hindi daw apples to apples. Eh ano ba hong binili ng PSDBM para sa DOH? Po, pwede ba hong magkaiba ng standard at specification nung binili 7 days matapos ang administrasyon ni Presidente Aquino at doon sa binili ng PSDBM? Pwede ba hong ibang specs yan? Yes, Mr. Secretary po. Ang quality po na binili na PPE ng Department of Health para po sa ating COVID-19 response, ang technical specifications po ay naaayon po sa standards ng WHO. Ang PPEs po na i-deliver po sa atin, it was inspected, verified, and found to be in order and in conformity with the technical specifications po that was set by DOH. Further po, at not a single complaint up until today po, wala pa po tayong nare-receive na complaint on the quality of the PPE po na procure at nagamit po ng ating healthcare worker as regards to its functionality and performance specifications. Over to you, Mr. Secretary. Yes. Well, okay. So what about yung binili po nila sa previous administration, 7 days before the end of the Aquino administration? Ang tanong ko po, kayo naman po, you've been with the DOH under both Aquino and Duterte administration, di ba po? No, sir. No. I was not part of that, of the previous administration. My question is, pwede ba hong nagbago yung specs nung bumili sila na 3,800 sa specs na binili natin under the Duterte administration? Ang DOH po, sa lahat po ng kanilang mga binibili, kagaya po ng mga PPEs po, ay nire-reference po ang WHO po, sir. Okay. So ang standards common, po ng WHO. Common standards of the World Health Organization. Now, ang sabi po kasi nila, 3,800 yung binili nila, 1,700 yung ating binili, kasi daw po may warranty. Tayo ba ho sa administrasyon ni Presidente Duterte, pag nagamit na isang beses isang buong set, anong ginagawa natin? Dapat po, kailangan pong i-dispose po agad ang nagamit na pong PPE. Ah, okay. Kasi explanation nung isang babae, may warranty daw sila. So tayo, humihingi ba tayo ng warranty given na disposable ito? Hindi po. Dahil nga po, disposable po agad ito, considering po, COVID-19 po ang pinag-uusapan po natin, Sir Secretary. Eh, could it be kailangan na yung, po natin maging maingat. Oh, could it be na yung kanilang presyo na 3.8 less 1.7 sa atin, yung difference is because of the warranty? Hindi ko po masabi, Mr. Chair. Kasi po pwedeng kababalaghan din po, di ba ho? No? Anyway, hindi. Okay, we leave that to the people to judge. The billion peso issue, bakit 3.8 less 1760 for a 9-piece, no? For a 9-piece set of PPE, kayo na pong maghusga. Dahil lahat naman po yan, nakabase sa common WHO standards. Well, thank you very much, Yusek Grande. Now, Yusek Grande, can you also discuss now the details of the granular lockdowns na ipapilot sa Metro Manila o wala pa po? As to the granular lockdowns po, Mr. Chair, we have the official spokesperson for IATF, so I will have to defer to you po, Mr. Chair. Maraming salamat kasi wala pa pong detalye na ibibigay sa akin. No? What I can say as of now is ang granular lockdowns, ang mag-decide po dyan are provincial governors and municipal mayors at po pwedeng ma-reverse ng IATF ang mga granular lockdowns. Ang alam ko rin po at sinasabi ko nga po isa sa pinal yan, kaya po hindi natin in-announce last week para sana nung isang announcement lang na kompleto, the granular lockdown does not have to be an entire barangay. It can be a street, it can be a house, it can be a community. It should be as granular as we can. At kaya naman po natin pinapilot ito, nakita natin na miski tayo po yung nag-ECQ ay parang
hindi masyado bumababa ang mga kaso, although I'd like to stress na according to the faster projections, eh talagang we're on track naman po. Kaya lang, mataas talaga ang mga kaso. So, pero ang tingin ng mga eksperto, mas epektibo po kung tayo po talaga ay magpapatupad ng systematic at scientific granular lockdowns. Okay? So antayin na lang po natin ang mga detalye. Paplansyahin po yan today and tomorrow. Kasama din po natin ang PSDBM OIC Jason Uwayan, no? Sir, Mr. Uwayan, again nga po pakisagot, bakit ibinigay sa PSDBM ng DOH yung pagbibili ng mga roughly 42 billion worth of PPEs at iba pang kinakailangan na pinondohan po sang-ayon po sa Bayanihan 1 and 2? Good afternoon, Mr. Secretary. Allow me to lay down the legal basis for which the procurement of the PPE was transferred and handled by PSDBM. The first legal basis is the letter of instructions number 755, which refers to the establishment of an integrated procurement system for the national government and its instrumentalities. Specifically, it provides that PSDBM is tasked to implement the provisions of the aforementioned LOI, including the procurement of common use supplies and equipment. The second legal basis is the GPPB Resolution 03-2020, wherein the GPPB approved a list of items submitted by the DOH needed to address the current state of public health emergency for inclusion in the list of common use supplies and equipment. The third legal basis, for the purposes of centralizing certain functions, the functions of the Supply Coordination Office were initially transferred to the PSDBM under Section 4 of Executive Order Number 285, which states that the functions of the Supply Coordination Office are hereby transferred as follows: to the Procurement Service Department of Budget and Management, operation of a government-wide procurement system for common use office supplies. Fourth legal basis, EO 285 and LOI 755 were reiterated in Section 2 of EO 359, which states the Procurement Service of the Department of Budget and Management and its Interagency Bids and Awards Committee, created under the letter of instructions number 755, shall be maintained as the regular organizational units to implement and operate a central procurement system. Fifth, Section 4 of Administrative Order 17 provides the following: common use supplies shall be procured directly from the procurement service or its depots without need of public bidding as provided in Section 53.5 of the IRR of RA 9184. The sixth legal basis is the DBM Circular 2013-14, which only requires the submission of an annual procurement plan for common use supplies and equipment by all national government agencies and other procuring government entities. The seventh legal basis is the Manual of Procedures for the Procurement of Goods and Services, Volume 2, issued by the GPPB, pertinent portions of which are as follows. How does a procuring entity procure through that PSDBM? The following steps are undertaken in the procurement. For the procurement of common use supplies, the procurement unit or office obtains from the PSDBM its latest price list of common use supplies. It then prepares the APR, where it will indicate the description, quantity, and price of the goods it will procure. The eighth legal basis, Mr. Secretary, is found under Section 53E of RA 9184, which likewise provides the following. Subject to the guidelines specified in the IRR, purchases of goods from another agency of the government, such as the procurement service of the DBM, which is tasked with a centralized procurement of commonly used goods for the government,
in accordance with letters of instruction number 755 and EO number 359, series of 1989. The ninth legal basis is the specific guidelines under Annex H of the IRR of 9184 expressly exempting agency-to-agency agreements for procurement of CSEs from the PSDBM. Section A of it states, agency-to-agency agreements shall be governed by the guidelines unless otherwise provided by a special law, such as in the case of procurement of printing services from recognized government printers and procurement of common use supplies and equipment from the PSDBM. Lastly, Section 4K of RA 11469 provides it to undertake the procurement of the following as the need arise in the most expeditious manner as exemptions to the provisions of RA 9184 or the Government Procurement Act and other relevant laws. Those are the legal basis, Mr. Secretary. Okay, maraming salamat, OIC Jason Uwayan. Now, babalik ko lang po kayo sa manikin, no? Nakita niyo po yung sa kaliwa, yun po yung 9-piece set. Pero dito sa kanan, hinubaran ko po para mapakita sa inyo kung ano yung itsura ng PPE na WHO standard, no? Hindi po yan made of cloth, ha? Hindi po. Ha? So makita niyo po, yan yung 1-piece overall. Pero yung presyo pong 1,950 less 12% tax na 1,700 plus is the whole 9-piece ensemble. Okay, punta na po tayo sa open forum. Yusek Rocky. Yes, good afternoon, Secretary Roque at sa ating po mga bisita. Meron lang pong clarification si Joe Montemayor ng Malaya, pati rin po si Karen Lema ng Reuters. Kung approved na po ni President Duterte ang granular lockdown for Metro Manila at mga community quarantine classifications for the rest of the country. Tapos na po ang approval ng community classification. Ang in principle po, sinabi ko naman po na itong pilot sa Metro Manila na granular lockdowns is already approved. Kaya lang po ang detalye ay ilalabas pa po either mamaya or bukas. Opo. From Laila Salaveria na Inquirer, yung unang tanong po niya about a granular lockdown, pero sabi niyo nga po, i-detalye pa. Ang second question niya, what kind of assistance can the government provide to PAL and other airlines as they struggle to survive the pandemic? Is it willing to waive certain charges that the government collect from them? Unang-una yes, po, which one? Tumutulong na po ang gobyerno kasi alam natin na kinakailangan hindi mawala yung sinasakyan ng mga Pilipino, lalong-lalo ng mga OFWs, at kinakailangan patuloy natin magamit ang ating mga flag carriers pag-angkat po ng mga supplies at saka ng mga bakuna. So, na-confirm ko na po na marami na po mga charges ang winave ng gobyerno at kasama na po dito yung mga landing fees at saka yung mga aerodrome fees. Bukod pa po dito, meron po ngayong proposal, no? Kasi doon sa rehabilitation plan ng PAL, meron silang exit financing ng mga $150 million. Ngayon po, ang mga nagpapautang ay mga dayuhang mga financial institutions. Pero this is without prejudice to po for our land bank and DBP to also provide part of yung kinakailangan ng exit financing, pero wala pa pong decision. Now, by the time po kasi magkaroon ng exit financing, hindi na po insolvent ang PAL. So they can already avail of loans from our government financial offices, no? GFOs. Yung third question po niya, ano daw po, what is the government's plan para daw po sa workers ng PAL who could be affected by its bankruptcy filing and restructuring? Wala na pong maaapektuhan. Nag-retrench na po ang PAL ng mga 2,300 bago po sila nag-file for bankruptcy. So wala na pong inaasahan na additional retrenchment ang PAL. Thank you, Secretary. Yes. Ang susunod po ay si Mela Lesmoras, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque at sa ating mga tagapagsalita. Secretary Roque, linawin lang po natin yung para sa NCR. Bali, ang ibig sabihin po ba nito ay aside from GCQ, ay magkakaroon talaga ng masinsinang granular lockdowns? Pwede po bang pakipaliwanag po natin, elaborate further yung magiging sistema po para sa NCR simula sa September 8? Alam na po natin ang regime ng GCQ. Alam na po natin na
magkakaroon na naman tayo ng mga restaurants, magkakaroon na naman tayo ng up to ilang percent, 10% na religious gatherings. So, allowed na po yan. Now, alam na rin natin ang anyo ng granular lockdowns. It can be on a per house basis, or it can be on a per street basis, it can be on a district basis, it can be on a barangay basis. Ang sigurado po tayo ngayon ay dahil GCQ naman ng Metro Manila, wala pong ECQ sa buong Metro Manila. No? So, what I do know of the granular lockdown is what we have already implemented by way of granular lockdowns. Kung meron pong mga additional na mga detalye, yan po ay isa sa publiko natin bukas. Opo. And kailan kaya malalaman, sir, ng publiko, yung mga updates mismo mula naman kay Pangulong Duterte? May talk to the people po ba mamaya? At ano po yung mga inaasahan nating madi-discuss, if ever? Wala pong talk to the people mamaya, no? Ang problema po kasi, ang daming pagpupulong ni Presidente, as you probably have noticed, na last po kasi yung talk to the people at hindi na umaabot for broadcast for the same day dahil natatapos na kami ng alauna or alas dos. So ngayon po, kinancel muna ang talk to the people dahil punong-puno po yung schedule ng Presidente. Opo. At pero meron po this week, sir. I think magkakaroon naman po this week. Kaya lang, ang ginagawa namin ngayon is as much as possible, pag may talk to the people, walang ibang agenda si Presidente, so we can broadcast on the same day. Opo. At panghuli na lamang po katanungan, Secretary Roque, para lang din po mas malinaw sa ating mga kababayan, ano po ba yung maitutulong sa pagpapababa ng cases kapag ka pinaigting talaga natin yung granular lockdowns imbes na yung mga malawakang community quarantine po? Well, una-una po, no, ang talaga magpapababa niyan ay mask, hugas, iwas, at kung po pwede na po, bakuna. No? Pangalawa, kinakailangan po yung mga local government units ay talagang pinapainting dapat yung kanilang prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration. No? Now, kaya po tayo nagre-resort sa granular lockdown, ito po yung mga kasong kumpirmado in a certain geographical area. Now, ang alam ko po, mas mahigpit ang lockdown nito kasi ang mga upwards po pwedeng lumabas pero hindi na po pwedeng bumalik. Ibig sabihin, wala na pong labas-pasok kapag meron ng granular lockdown. That's one of the new features that I can tell you. No? So talagang stricto po ang lockdown at magbibigay tayo ng ayuda dun sa mga naka-lockdown. So yun po yung diferensya. Pati po upward, po pwedeng opportunity na lumabas isang beses pero hindi na pababalikin. So talagang walang lalabas doon sa mga areas under localized lockdown. Kaya nga po sa tingin natin, magiging mas epektibo ito. Okay. Thank you so much po, Secretary Roque, at sa ating mga panauhin. Maraming salamat po. Yes, we go to Yusek Rocky, please. Yes, Secretary, yung unang tanong ni Tuesday New ng DC Double B na tanong na rin ni Mela Les Moras kung sinong anong klase upper ang papayagan na makalabas kapag naka-lockdown. Ang second question niya, pag granular lockdown ba isang lugar o barangay, papayagan bang makabukas ang mga negosyo na sakop ng lockdown like grocery store, palengke, panideria, laundry at iba pa? Well, siguro po, atay na lang natin ang detalyo kasi kakaiba nga po itong lockdown na ito. Wala talagang dapat movement kapag naka-localized lockdown. And I hesitate to answer now kasi hindi pa binibigay sa akin ang detalye. Again, kaya ko nga po hindi po inanunsyo ahead of time ito kasi this is exactly what I was trying to avoid, no? Na merong initiative na hindi ko naman tinago dahil previously sinabi ko naman approve in principle, no? Pero hindi ko na po inulit dahil wala pa yung detalye. So let's just wait for the details. Opo, ang third question niya, pag daw po ba sinabing granular lockdown, ibig sabihin wala ng ECQ, MECQ, GCQ at MGCQ? As part of the pilot, yes, no? Pero titignan po natin kung magiging successful yan. Kaya nga po pilot ang gagawin natin. Thank you, Secretary. Okay. Punta naman tayo kay Ivan Mayrina, please. Magandang hapon po sa lahat, Secretary Roque. Magandang hapon, Ivan. This granular lockdown concept along with the lifting of the travel ban seems counterintuitive to a lot of people dahil ginagawa po natin ito kung kailan consistent na nasa 20,000 level yung new cases natin. Can you explain to us, Secretary, why is this a better option given our current situation now? Number one, let me correct you. Meron pa rin mga countries that will be covered by a travel ban. The red countries. Of so course. let's make that very clear. Para kasi yung sinabi ni VP yan eh, na bakit wala ng mga countries na merong ban. Meron pa po. Nasa red list po yan. Pangalawa, now,
we know what we did. Tayo nag-ECQ, tayo nag-MECQ, and although while we are on track with the faster projection, ang faster projection po talaga is we will be between 37,000 and 22,500 all the way until end of September. So mukhang tama naman yung predictions ng projections ng faster. Pero ngayon po, the truth of the matter is, apparently, yung ECQ as we practice it may not be enough. So we're trying to come up with a new strategy. Kaya nga po itong localized lockdown nito, granular, is not the same granular lockdown that we knew. One innovation is, kung ikay apor, you can leave, but you can no longer go back until matapos yung granular lockdown. Wala talagang labas-pasok. For apors, you can leave once. Yan po yung naalala ko sa isang innovation. No? And the rest, we will announce later. No? So it will be literally a complete lockdown kapag ikaw ay subject to granular lockdown at pati pagkain ibibigay na po ng gobyerno doon sa mga lugar na covered by granular lockdowns. Okay, very crucial po sa success itong bagong strategy na ito ay ang tamang pagpapatupad ng ating mga LGU. Basically, it's really up to them na execute po ito na tama. What have we done to capacitate the LGUs para masiguro pong magawa nila ito ng tama? Well, una-una, LGU naman talaga nagpapatupad na nito. Okay? Sila talaga yung may kakayahan na magpatupad ng granular lockdowns. No? Pangalawa, this was done in consultation with them. Kaya nga po, hindi ko inanunsyo right after the IATF meeting is the following day, magkakaroon pa ng pagpupulong with the mayors. So, kaya intentionally, wala naman po akong sinabi no, nung matapos yung nung Biyernes because this was discussed on a Thursday afternoon. No? Dahil I wanted to wait until after the consultations with the mayor. So, we are finish with the consultations with the mayor, kaya nga po yung detalye na ilalabas natin will already consider the inputs from our mayors. Okay. Where does our healthcare utilization figure into this new strategy, Secretary? Kasi ang mga healthcare workers po, humihingi na ng time out. And may mga assertions that the numbers do not reflect the actual situation on the ground. Well, alam niyo po, unang-una, no? Lahat po ng mga numbers natin are the numbers recorded by our laboratories. Okay? So, yung mga numero po as to actual cases ay that's based on the best effort na nanggagaling din po hindi lang sa laboratories, kundi rin po sa local government units. No? So, it may not be perfect but it's close to the actual situation on the ground. Pangalawa, hindi naman po natin ilalagay din sa lower standards kung talagang yung attack rate at saka yung critical yung hospital care utilization ay hindi po parehong below critical. Kasi kung parehong critical yan, talagang hindi natin aalisin sa mas mataas na quarantine classification. Kaya lang po natin ipapatupad ito sa Metro Manila, bagamat critical po ang ating healthcare utilization rate, bahagyang bumagal na po yung pagkalat ng sakit, lalong-lalo na yung tinatawag nating R-not. Ang problema nga lang po, miski napababa natin ang R-not, talagang sadyang mas nakakahawa itong Delta, so mas marami yung numero. So yung kanyang pagmumultiply, miski mababa na yung R-net, marami pa rin yung numero. Pero as we said, mabuti na lang po ay halos 50% na ang vaccination rate sa Metro Manila, and I think that is the reason why hindi pa rin completely overrun ang ating mga health facilities. Nagpapakita kung bakit dapat lahat po ay magpabakuna. Okay, one final point with your indulgence, sir. VP Lenny had a number of things to say about the government's pandemic response. Isa po, and I quote, "Ang daming pwedeng gawin, basta areglado ang pag-manage sa lahat. Ngayon, parang kanya-kanya pa rin kahit may IATF. Walang kumukumpas, parang walang konduktor. Gusto ko nga mag-volunteer, ang kaso mahirap mag-volunteer kung hindi ka naman mabibigyan ng blanket authority." Welcome po ba ang tulong ni VP Lenny, Secretary? Sabihin na lang natin ang mga sinasabi ni VP Lenny, you need to consider in connection with her ongoing advertisement. Politik na po talaga. So to complement her paid advertisement for whatever position na she will run, kasama na po dyan yung mga sinasabi niya sa gobyerno. Pero babalik ko na lang po kay VP Lenny, yung quote ng WHO. Kasi nga po sabi ko, from now on, I will not justify what the government has done with COVID kasi that would be self-serving. Kaya ibabato ko po muli kung anong sinabi ng WHO. Di ba, Iban, maniniwala naman tayo sa WHO dahil hindi naman yung kabahagi ng ating politika. So, intindihin nyo na lang po, lahat na magagaling sa bibig ni VP Lenny
isabay niyo po yan sa jingle niya na pinatutugtog. At alam niyo na kung bakit sinasabi niya yan. It's election 2022. Pero hindi na po ako magsasabi kung tama o mali ang ginagawa ng gobyerno sa COVID kasi nagsalita na ang WHO. Kaya nga po, si Juvan ngayon naghahanap na naman, pero ang sabi ko nga ay dapat ready yan, no? Dahil hindi na ako sasagot dun sa mga sinasabi ng opposition. Pauubaya ko na sa tunay na mga eksperto gaya ng WHO. So Juvan, nasa na ang sinabi ng WHO. Sandali lang, Ivan, rini-retrieve na natin uli. Kasi, di ba, kahit anong sabihin ko, Ivan, pareho pa rin ang sasabihin ni VP Lenny, no? So, dito na lang tayo sa WHO. O, babalikan po natin yan pag nahanap na ni Ivan, ni Juvan. Ivan tuloy, ikaw na tuloy magbibigay, it's no? It's all right, Sec. Narinig na natin yan. Thank you very hindi, much. Hindi, pero kailangan ulitin. Kailangan ulitin para maintindihan nila dapat, you know, in context, what she says is with a jingle. In fairness, maganda naman yung jingle niya, no? Medyo napapasayaw pa nga ako ng konti, no? Pero wag niyo pong kakalimutan, politika na po ngayon. So, habang naririnig niyo ang mga pula ni VP Lenny, sayawan niyo na lang yung kanyang jingle. Okay, ito ang sabi ng WHO, Country Rep. Rabindra Abiesangi, I believe they have a very good comprehensive plan. What we are concerned about is oftentimes the actual rollout faces challenges, although you plan very well. Meron pa pong isa yan. Ayan. All this showed you have prepared and used the lockdown wisely to deal with the pandemic. And the reflection is that you have managed to prevent a large number of deaths like we have seen in several other countries. May isa pa po yan, yung doktor na hapon. So, Okay. So yan po. Hindi ko na po sasagutin yung mga sinasabi nila other than sayawan nyo muna yung jingle niya tapos dun nyo i-consider ang sinasabi niya. Dr. Takeshi Kasai, the government has been putting a significant effort in vaccinations and I was very happy to hear yesterday that the vaccination coverage for the healthcare workers already reached above 95% and for the elderly, the pace is already going up and reached more than 46%. I wanted really to encourage people to get the vaccine when your time comes. So yan ang po ang sagot ko. Kapag kayo magtatanungin po uli na kung tama o hindi ang response ng gobyerno, ito lang po ang isasagot ko ngayon dahil hindi po yan self-serving. Thank you, Secretary. Thank you. Thank you, Ivan. Yes, Yusek Rocky, please. Yes, Secretary. Tanong ni Rosalie Cons ng UNTV, may open letter ang People's Television Employees Association kay Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng aumento sa sahod, partikular ang masa makatarungang complementary salary adjustment para sa mga empleyado po nitong 15 taon na sa istasyon. Ano ang aksyon ng tanggapan ni Pangulong Duterte kaugnay nito dahil kailangan ng approval ng Presidente? Hahayaan na muna namin na kayong dalawa ni Secretary Martin Andanar deal with this. Ang sunod po niyang tanong, ano ang masasabi ng Pangulo sa umano'y demoralizing situation ng mga empleyado sa PTV na karamihan dito mga frontliners at nasa operations? Again, I will have to defer to what Secretary Andanar and you will have to say about this. Okay, thank you, Secretary. Thank you. Pierre Anada, please. Yes, sir, can you hear me? Yes, I can. Yes, sir, just on the granular lockdowns, is it right to say that this new system means that mayors and governors will be more independent, kumbaga may flexibility for them to decide on these lockdowns and they will no longer wait for the national government, or will DOH still be involved in the decisions on the lockdowns? Well, alam mo, ever since, ang mga local government officials ang siyang nagde-decide kung ano yung mga area subject to localized grand lockdown. So in that sense, they don't have to be more independent. Sila na po ang gumagawa niyan. Pero I understand, yung bago naman dito is the fine-tuning of the concept itself. Mas mahigpit po ang gagawin nating lockdown. At dyan naman po papasok yung shared responsibility ng pagpo-provide ng ayuda doon sa mga areas that will be put on localized and granular lockdowns. So does this mean that, because right now, every 2 weeks, we decide on a new quarantine classification for Metro Manila. So with this new system, does this mean na itong GCQ will last longer than 2 weeks? Paano ba? Let's just say we're on pilot yet. Titignan po natin kung talaga mas epektibo nga itong mga pinainting nating localized granular lockdowns. If it proves to be more successful, despite the fact that we have projections from faster, then we will implement it. Yun po yung nature ng pilot, to find out if it will work.
And Secretary, what's the latest on the decision on face-to-face classes? I understand it's supposed to be discussed in a cabinet meeting. Will this meeting happen? And ano na po nasabi ng Presidente about? Okay. Sa isang talk to the people, I brought this up to the President. Okay? At ang sabi ko nga po, ang magpipresenta sa kanya, hindi lang Department of Education, kasi ang issue ng face-to-face has ceased to be a purely education issue. It is a multidisciplinary issue now involving the health department because of mental health issues, effect to the children, and the lack of socialization on the children, as well as an economic problem, no? Because we are dealing with a generation that could possibly be lost, no? As a result of yung hybrid na in-implement natin. So we agreed that a small group will present to the President, no? So it's not really a cabinet meeting that is important, but yung small group that in principle the IATF has agreed to will make that presentation to the President. Now, ang initial reaction ng Presidente, kung talagang pilot, at sa mga areas na mababa talaga ang kaso, he may allow it. Pero dapat, pilot muna ang areas na mababa talaga ang kaso. Just so that we could, as I said, pilot it, no, and see if it works, if it can be implemented in other areas. So when will this meeting take place? I wanted to schedule it as early as possible, but we're coordinating. Kasi useless to discuss it in a big body like a cabinet meeting. No, I really want it to be an intimate meeting with the President just on the topic. Mm-hmm. Okay. And then, sir, just on the 2022 proposed budget, many citizens and lawmakers are questioning why there was a 170 million budget cut from RITM, which is our premier testing center and laboratory. Sir, can you explain this? Why the cut? Well, una po, pagdating sa testing, hindi naman po RITM lang ang nagte-testing. In fact, napakadami ng mga po nating testing. We started with RITM as the lone laboratory. But now, ano na bang last figure natin? Hindi ko memoryado, no? But we are now doing 72,000 tests a day, no? And ang number of laboratories natin is thousands already, no, if I'm not mistaken, no. So, but I'm sure there are other reasons behind this, no. So, ang pagdating natin sa testing, we're now relying almost exclusively, not exclusively naman, but to a very large degree on the private sector. But sir, yun nga, doesn't that jack up the cost then to the consumer? If there's a big public institution doing it, wouldn't this lower cost? And everyone naman says na even si testing is our best reason says that we need to test more. So why not even just restore the old budget of RITM? Instead, there was an actual reduction in its budget. Like many people don't see the logic in this. I don't personally know why, pero kung testing ang pinag-uusapan, it's because a huge chunk of our testing is now being undertaken by the private sector, no? Now, as to the cost, I hope it will go down, no? Kasi nga, meron naman tayong incentives for machines that are donated and testing kits that were donated, dapat hindi po kapareho ng singil kapag hindi po yan donated, no? At saka, I believe with market forces too, the prices will also go down. In fact, meron na pong pinag-uusapan muli na bagong price ceiling pagdating sa PCR testing. Antayin lang po natin kung ano yung magiging bagong price ceiling. But I believe it will become a lower price ceiling. All right. Thank you, Sec. Thank you very much, Pia. Yusek Roque, please. Yes, sa tanong ni MJ Blanca Flor ng Daily Tribune, na Vice President Robredo called Malacanang's move to question the Aquino administration purchase of PPE a lame attempt to divert the issues raised against the DOH and PSDBM. How do you wish to respond? Spoken like a true candidate for 2022. The fact remains we are compliant with WHO standards. Napakalaki po ng diferensya for them to wiggle their way out of this reality and fact. 1,700 as against 3,800. And people of the Philippines, tignan nyo po kung anong binili natin. Kompletong-kompleto po. 9-piece po yan. At it is based on WHO standards. Ang nakikita nyo po ngayon ay yung PPE lang. Pinahubaran ko po si babaeng manikin para makita yung overall na PPE. Pero si lalaking manikin po has the 9-piece suit that we bought for 1,716 as against 3,800. Now, kung hindi pa po kayo kumbinsado, well, yun nga po. No? Anything that comes out now of the mouth of the House President, please construe it together with her jingle for 2022. Second question po,
Vice President Robredo expressed disappointment that the government is relaxing the country's travel restrictions imposed on 10 countries, including UAE, despite the persisting threat of COVID-19 variant. What was the basis in relaxing travel curbs, and how will the government ensure that travelers entering Philippines are not COVID carriers? Again po, usaping politika lang yan. Una, meron pa po tayo mga travel bans. Ito po yung mga red countries. Pangalawa, kung patuloy po rin po nating pinapainting ang ating border controls kasi hindi po natin binabago yung quarantine protocol. Ngayon po, yung mga country nasa red dati, ngayon po nasa yellow, no? Kasama na yung UAE. Pero kasama pa rin po yan yung mandatory 10-day facility quarantine at 4 days na LGU supervised home quarantine. 14-day quarantine pa rin po yan. Now, if I remember correctly po, magugulat kayo, may mga ibang bansa na napakataas na rin po ng vaccination rate, eh nasa red ngayon kasi mataas yung kanilang mga kaso. Pero I will defer until the final list is released. From Red Mendoza ng Manila Times to Attorney Shared, will the IATF consider suggestions to reopen other sectors na hindi pa nagbubukas for the past 15 months like cinemas, arcade centers, and other non-essential activities as long as masusunod naman ang minimum health standards? Again po, Yusek Raki, our official spokesperson for IATF is Secretary Harry po. So we'll defer po to Secretary Harry po. Sa ngayon po, hindi pa rin nababago yung ating negative list, no? So the negative list remains at kasama pa po dyan yung ating mga movie houses, no? But we will see po, no? Talaga naman po, as Metro Manila reaches population protection, ang realidad po is we can be more open as far as the economy is concerned. But hindi pa po napag-usapan yung revoking the negative list. Nandiyan pa rin po yung negative list. Opo. Ano daw po masasabi ninyo sa mga nagsasabi na parang may underreporting ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa at tayo ay natatalo na sa laban sa COVID-19? Well, alam niyo po, yung pagsipa ng kaso is worldwide. Totoo pong kung may underreporting, lalabas naman po yan. Dati po, panglima tayo sa Southeast Asia. Ngayon po, pangatlo na tayo sa Southeast Asia. So, kung may underreporting, siguro hindi naman lalabas itong ganito. But for the longest time, we were number 5. Pero ang diferensya naman po, tignan ninyo, no? 157 as against Indonesia's 155, as against Thailand's 152. So, we're now number 3 in Southeast Asia. There is no underreporting po because that's the honest to goodness reports of the laboratories and the local government units. From Lanes Capanti ng GMA News Online, Congresswoman Brosas said that proposed 2022 budget includes a 10 billion growth equity fund for LGUs, which she called a 10 billion pork barrel variant since LGU beneficiaries are not identified. Do you agree with this? Guni-guni lang po yan. Ano ba ito tinatawag na equity fund? Ako po yung tumayong, isa sa abogado, tumayong abogado ni Governor Mandanas para dyan sa Mandanas ruling. Ang sabi po ng ruling na yan, kinakailangan kasama sa IRA na automatically released sa ating mga lokal na pamahalaan yung customs duties at pati yung value-added tax na dati-rate hindi po kasama. So ang mangyayari po ngayon sa taong ito, yung sinumiti nating budget sa Kongreso 2022, kauna-unang pagkakataon, ibibigay po natin yung mas malaking IRA sa mga lokal na pamahalaan, equivalent to 37% more or less yung kanilang additional na IRA. Pero kapalit po ng mas mataas na IRA, nandyan din yung mas maraming devolved na services, no? Kasama na yung mga serbisyo ng DSWD, ng Department of Agriculture at saka ng Department of Health. Ngayon, ang problema po, hindi lahat ng mga lokal na pamahalaan ay gaya ng Makati na mayaman. Meron po talaga mga munisipyo na 4th class, 5th class, 6th class. Ito po yung miski gawin mong 37% more ang kanilang budget, hindi po sapat para sagutin yung gastos dati ng DA, DOH at saka ng DSWD. So dyan po papasok yung equity fund. Ibibigay po natin ito sa mga 4th, 5th, and 6th class municipalities. Kung hindi po yan specified, well, at least masasabi po yan sa Kongreso that will go to the 4th, 5th, and 6th class municipalities at alam naman po natin kung sino-sino itong mga munisipong ito.
So, yan po yung tinatawag na equity fund. Yan po ay nakasaad sa EO 138 kung saan pinaghahanda na ng Executive Department ang lahat ng national agencies at LGUs na gumawa ng kanilang devolution plan. Oh, wala kang audio, Yusek. Wala kang audio. Or from Creseling Katarong ng SMNI, Secretary Roque, sinabi daw po, pinahayag ni Mayor Isko na dapat magtatag na raw ng dagdag na ospital at minungkahin niya yung huwag na bumili ng face shield. Ito po ang sinabi niya, I quote, isang taon at walong buwan na lang, ilang buwan na wala pa silang nailalatag na ospital, na itatatag na ospital. These are the things na nagulat tayo, bilyon-bilyon ang ginastos ninyo sa face shield. Eh sa akin, pahirap lang sa tao yan. Gastos lang yan sa tao. Gamitin natin ang face shield sa ospital. Huwag nating i-require ang tao. Wala nga tayo na bibigay na trabaho. Pinapagastos pa natin ang tao. Wala namang science. Tayo na lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo. I mean, magaling ba tayo sa kanila? Yung pala, bilyon-bilyon ang gagastos nila. Ako pa, nawagan ko bilang mamamayan, bilang COVID survivor, gamot na muna kesa plastic yun ang bilhin. Bukod dito, end quote, nanawagan din po siya ng alkalde ng tocilizumab at remdesivir ang bilhin at hindi face shield. Ano daw po ang masasabi niyo? Well, kaibigan ko po itong si Yorme, no? Pero gaya po ni VP, kandidato rin po yan. Mark my word, di pa po nag-a-anunsyo yan, pero sigurado po ako kandidato, kaya asahan natin itong mga ganitong salita, no? Dahil kailangan nilang ligawan ng mamamayan. Pero unang-una po, no? Yung face shield na binili po natin, kasama po doon sa PPEs, para po yan sa mga frontliners, no? Hindi ko po alam kung talagang malaki yung budget na ginamit natin para mamigay ng face shield. Pero alam ko po, karamihan ng face shields talaga, tayo po ang bumibili. Wala po akong nakuhang libreng face shield pati sa gobyerno, no? So tayo po ang bumibili at mabuti na lang, mura na lang po ang halaga niya, no? Hanggang, kung di ako nagkakamali, 10 to 15 pesos na lang, no? Pangalawa po, yan po ay nakasyensya, no? Nakabase naman po sa syensya at pinirisinta na po natin ang datos na galing po sa mga dalubhasa. Now, whether or not kinakailang ipagpatuloy, sabi ko nga po, pati ang WHO, pinag-aaralan po yan, no? Dahil so far po, ang hindi natin matatanggal, epektibo po yan na pagbigay ng proteksyon sa ating mga mata dahil po pwede naman pumasok si COVID-19 sa ating mga mata, no? Now, pagdating doon sa mga gamot, totoo po, nagkukulang tayo pagdating ng tocilizumab, yung toci na tinatawag ko. Pero humahanap na po tayo ng alternatibo at nakahanap naman po tayo. Ang alternatibo ay baricitinib, no? At ito po'y binibili rin na rin natin. Kaya po tayo nagkukulang, hindi tayo bumibili ng toci, kung hindi, world supply problem po muli. Wala po tayo magagawa dyan dahil hindi naman natin minamanufacture yan, no? At patuloy naman po ang ating remdesivir, hindi po tayo nagkukulang. Kaya nga po bilang as a fellow COVID survivor, 6 remdesivir ang ginamit ko sa katawan ko at hindi na po siya mahal. Ang binayad ko po dyan, 1,000 something lang kada vial sa PGH, no? So, wag po tayo magpadala sa usaping politika. Madami na pong kandidato, lahat po magsasabi sila ng kung ano-anong mga bagay para suyuin kayo. Pero ang katotohanan po, lahat po ng gamot ay naririyan. Kung nagkukulang tayo ng tosi, hindi po dahil hindi sa tayo bumili, kung hindi walang supply at humahanap po ng alternatibo. From follow-up po ni Joseph Morong ng GMA News, kung may warning daw po ang government sa nagbebenta na sa black market ng tocilizumab. Well, ang tocilizumab po, I think, hindi ko po alam kasi kung ano siya, kung meron na siyang commercial approval. Kung meron kasing commercial approval yan, well, it can be sold commercially, no? But I'm not sure. I will check po kung covered na siya ng commercial use. Kung hindi po, hindi po siya dapat mabenta in the market. Po. Tanong ni Jerome Aning ng PDI, ano daw po ang concrete move ni President Duterte regarding sa plano to have Philippine Red Cross audited by COA? Has he made formal communication with the Red Cross leadership about this, considering na he is the Red Cross honorary president, appoint 6 governors of Red Cross, and receive a copy of the annual financial report from Red Cross? Alam niyo po, ito ang sitwasyon ng Red Cross kasi napakatagal ko pong umupo. Hindi po sa Red Cross Society, kundi sa National IHL Committee.
Ang Red Cross po, medyo konting lecture lang ha. Binuo po yan, finound po yan ng isang Swiso. Mayaman po yan, si Henry Dunant. Isang beses po, kinailangan niya yung kontrata niya na mapirmahan ni Bonaparte at nandun po sa battlefield of Solferino. So pinuntahan po niya at nahabag siya sa nakita niya dun sa mga mandirigma na sugatan at namamatay na iniiwan na lamang sa lansangan para mamatay. So ang sabi niya, hindi katanggap-tanggap ito dahil mga tao yan, bumuo tayo ng isang organisasyon na makakapasok sa mga digmaan para magbigay ng humanitarian assistance sa mga sugatan at mga namatay. Yan po yung simula ng Red Cross, Red Crescent Movement. Now, lahat po ng bansa ng daigdig ay kabahagi ng Geneva Conventions kung saan binuo ang Red Cross, no? At talagang tinalaga po ang ICRC, International Committee of the Red Cross, bilang takapagpatupad ng Geneva Conventions. Meron po tayo mga Red Cross Societies. Red Cross, Red Crescent, Red Diamond. Ito po yung mga support services na tumutulong sa ICRC dahil ang ICRC talagang pandigmaan po yan at saka natural disasters. Pero yung support nila, ito po yung mga societies at kabahagi po dyan yung Philippine National Red Cross. Now, dahil nga po doon sa intimate relation ng societies at ng ICRC at dahil lahat ng bansa ay kabahagi ng Geneva Convention, ang tawag po sa Red Cross, it is sui generis. It is neither public, it is not private. It is not public because it is not wholly funded by government. Marami pong pera nila ay nanggagaling sa pribadong sektor. Pero hindi rin siya completely private. In fact, kung hindi po ako nagkakamali, che-check ko po ito. Pero parang ang empleyado, dahil mas malaking benepisyo ng GSIS, che-check ko po ito, ha? Che-check ko po ito. Pero parang ang mga empleyado ay GSIS. I could be wrong. Pero ganun po kaya siya sui generis. So tama po, no? Dahil hindi naman lahat ng pondo ng PNRC ay galing sa gobyerno, hindi talaga dapat isubject ng audit ng COA. But in so far as tumatanggap ang PNRC ng government support, kinakailangan i-audit. Anong dapat i-audit? Unang-una yung sinabi ni Presidente, binibigay ba ang benepisyo sa mga senior citizen? Pangalawa, ang ating requirement po is kapag ang makina at ang test kits donated, 1-1 ang dapat singilin sa RT-PCR test. Kapag lahat po yan ay privado, 4,000. Ang tanong, sa bilyon-bilyon na tinanggap na bayad ng PNRC for RT-PCR, ano bang basihan ng pagsingil nila? Minsan, linabas ko na yan. Ang sabi ni ni Senator Gordon, "Hoy, Harry Roque, di ka kasali rito, wag magsalita." Kasi tama po yun. Ang alam ko, halos lahat ng makina ng Red Cross donated. Bakit ang singil? 4,000. Eh, alam naman po natin na kapag donated ang machines, dapat mas mababa sa 4,000 ang singil sa RT-PCR. So minsan, lidabas ko na po yan. At ngayon po, sa pag-uutos si Presidente, gusto niyang malaman sa PhilHealth, bakit kayo nagbayad ng 4,000? Sigurado ba ang makinang ginamit sa lahat ng mga binayad ng 4,000 na yan ay binili? Pangalawa, may isa pa pong issue. Pero i-detali ko ito kasi wala pang dokumento. Dapat din natin malaman na yun nga, yung suma total, ilan yung mga makina na na-donate sa Red Cross ng pribadong sige ng sektor. At pangalawa, magkano naman ang dineklara na presyo ng mga makina na donated? Bakit po? Kasi po pwede na yung donated machine ay binili na mas mahaba, mababang pa presyo, pero mas mataas ang recorded na presyo. Hindi ko po sinasabing nangyari na yan, ha? Yan po ang dapat ma-audit. Ito po yung areas na dapat i-audit ng COA dahil ito po may involve yung not only public funds but also meron din ditong issues of good governance. Now, I confirm po na ang sweldo ng mga nagtatrabaho sa PNRC ay sa ilalim po ng GSIS. Bagamat, hindi nga po sila, lahat ng operasyon nila ay ino-audit ng COA. So mali rin po yung sinasabi ng ilan dyan na walang pakialaman COA sa PNRC. Yung mga tao po nila ay GSIS members. At yung mga nagtetest sa kanila, ha, gobyerno po at some point ang nagbigay ng libreng housing para sa kanila.
So kasama po yun sa audit dahil nga po sui generis ang PNRC. Neither fully public, neither is it fully private. Sorry po ah, but kinailangan ikwento pati si Henry Dunant para maintindihan ninyo. Okay? Yung second question po niya, Secretary, nasagot niyo na about dun sa alleged new pork barrel variant. Ang third question niya, clarification lang daw po from Secretary Roque, kaugnay daw po ng pronouncement that formally Corp paid a small down payment for the PPEs ordered by the government, but the Secretary later said na binayaran na lang ng formally upon delivery of the PPEs, which was one of the factors why it was awarded the emergency procurement contract. How much was the down payment, if any? I stand corrected. Mali po ako doon. Walang kahit anong down payment na binigay sa formally. It was delivered to the Philippines, bayad ka ng iyong transportation, bayad ka ng iyong taxes. And on a specific date, in transferable date para sa delivery, I stand corrected. Lahat po ng mga quotes na ibinigay sa PSDBM, merong kakaunting specified na down payment between 20 to 30, pero napili po ang formally kasi no accepted delivery, no payment. At kasama po dyan yung halaga ng transportation and taxes. From Summit Danilia po, ng Business Mirror, kung may allocate na funds ang national government for areas which will be placed under granular lockdown during the pilot of the scheme sa NCR and Baguio. If yes, magkano po daw ito? Well, ang alam ko po, it will be a shared responsibility. Pero ang detalye po, antayin na lang natin. Opo. Last question na lang po, clarification lang ni Joseph Morong. Yun daw pong tocilizumab, 13,000 13,000 siya, pero sa black market, it sells up to 100,000. The company that has certificate of product regulate from FDA, I think, sir. Well, kung meron po silang certificate of product registration, baka commercially available. Yan po nangyayari kapag mataas ang supply. No? Pero meron na po tayong alternatibo. Baricitinib. Okay, oral medication po yan in lieu of tocilizumab. Kasi yung tocilizumab, hindi naman ako binigyan yan, pero yan po yung sagot sa pamamaga ng mga veins sa lungs. No? Anti-inflammatory drug po yan. So meron tayong alternatibong ginagamit o gagamitin dahil wala nga po masyadong supply. Thank you, Secretary Roque. Well, maraming salamat, Yusek Rocky. Maraming salamat din po kay Yusek Charade Grande ng DOH at si PSDBIC Jason Uwayan. Maraming salamat din po sa ating mga kasamahan sa Malacañang Press Corps. Well, the date po today is September 6. Isang buwan na lang po halos filing na ng Certificate of Registration. O sa Certificate of Candidacy, not Registration. Okay? Politika na po ngayon. Pilipinas, huwag yun namang isipin na mga pangyayari eh hindi po kaugnay sa parating na politika natin. Tama naman po kasi, bagamat meron pang pandemya, eh hindi rin naman linilipat ang petsa ng eleksyon. Ang sinasabi ko lang po, kinakailangan po, mas mainting ang gamit ng utak kapag kayo po ay nakakarinig ng mga paratang. At pakinggan din naman ang sinasabi ng gobyerno. Hindi ko po alam talaga kung anong nangyari, ha? Diyan sa formally na yan. Ang alam ko lang po ay facts. Heto po ang binili. 9-piece PPE set sa halagang 1,716. Hindi po nila dinideny. 3,800 ang binili nila. Pareho po na PPEs na binili natin ay WHO compliant. Hindi ko po sinasabi na 3,800 ay hindi overpriced or overpriced. Ang sigurado ako, kung nakakabili po ng 3,800, ang 1,716 ay hindi po overpriced. Politika na po ngayon. Kinakailangan maging mas maingat at mas matalino sa pag-analyze po ng mga naririnig. Magandang hapon po sa inyong lahat.